relationship advisor, a certified financial planning professional, and also I am a law and justice paralegal practitioner, a certified total rewards professional. My company, authorized by Bangsamoro government in the office of the DGMA. My company help you to assess, offer guidance, to help manage paperwork, filing deadlines, and ongoing compliance with the government. Thousands of clients, including companies, corporations, individuals, associations like religious, contractors, basketball association, farmers associations, Islamic organization, at saka marami pa. So, in the field of law. So, first time na magkakaroon ako ng client na vloggers association. So, Masallah. Association, so, it's a non-stop, non-profit organization. So, must be registered to Securities and Exchange Commission. So, we cannot operate without SEC registration. Tama. Certificate of incorporation, including articles and bylaws. Once registered tayo sa SEC, meron na tayong obligation sa BIR. So, dapat aware tayo. And of course, meron tayong annual reportorial. So, if you ask me kung makaya ba na wala namang income ang association. So, my answer is yes. So, how do non-stop, non-profit makes money? So, get revenue from the donation, grants, sponsorship, and membership. So, pero paano? But how? In making articles, not only a bloggers association. Like my clients, example, yung mga riders association. So, marami akong mga kliyente. So, hindi lang riders. So, riders association. So, paano yun siya magka-income? So, yung ginawa ko kasi sa articles, instead na riders only, association ng riders, mayroong farming. So, nakapag-request sila sa DA. So, sa atin ngayon, pag-usapan natin kung anong gusto ninyong mangyari sa ating association. So, kagaya rin yung Bangsamoro Political. Ako din yung nag-organize ng Bangsamoro Political, yung nagkasama tayo doon pa. So, mayroon din silang farming. So, may request din sila na 200 million sa DA. So, another income. So, hindi lang yung sa membership tayo nakarely. So, ito, guardians ito, registration ng guardians. Tilapas Philippine Guardians Brotherhood Farmers Association Incorporated. So, hindi lang ito fraternity. Farmers din sila. So, tapos na sila nag-request sa DA. Ako rin yung gumawa ng proposal. So, malaki yung nakuha nila. Kaya dito, tatanungin ko kayo kung anong gusto ninyong mangyari sa inyong association. So, tanungin ko si Pres. Hindi po, Pres. Ay, sino presidente? Ah, sino pala yung presidente? Hindi pa po lang hindi pa. Hindi pa kayo nakapag-attend. So, merong acting president. Yung vice president. Ah, yes. Sige po. Ang magsasaka. Ah, magsasaka din. So, sir, yung sa articles natin, sir, anong gusto ninyong mangyari? Anong gusto ninyong gawin ko? So, yung tanong ni attorney, kung ano po ba ang ating gustong mangyari, like for example, kung, kasi siyempre naman, tayo ay umaasa lang sa mga donation, kung halimbawa, kung meron to tayong tinutulungan, like yung mga binabaha, yung mga biktima ng mga kalamidad, so wala po kaming pondo. So, as a vlogger, tulad po nila, ay umaasa lang po sa mga Gcash na pinapadala po ng kanilang mga followers. So, iba-iba naman po dito, may content ng tulad ni Magsasaka. Noon, connected po sila sa DA dahil nga doon sa content nila na about Magsasaka. So, iba-iba rin po yung content dito. So, attorney, siguro, kung ano po yung naisip nyo na pwede po, ay okay na po sa amin yun. Ang importante po ay ma-register po tayo sa SEC at halimbawa pwede po namin magamit
na basihan para makalikom at makahingi po ng tulong sa iba't ibang agency. Yun po, attorney. So, ako na lang bahala. Doon sa ano sa purpose. Pero in addition, ma'am. Okay, ano, Dato Combs. Ano yung apelido na sa mong single? Akala ko single ka. Actually, attorney, ganito po yun. Hindi kasi po, ma'am, siguro, para magkaroon po tayo ng idea kung sakasakali na baka pwede po tayong makapagpatayo ng istasyon dahil mga vloggers, kung sakasakali lang po na ito po ay pwede kung sakali, no? Magkaroon tayo ng istasyon. Halimbawa yung UMV station, Mindanao, Philippines, Pilipinas, ayun, baka pwede na magiging income din malamang ng mga vloggers. So, yun. Ano lang siguro, idol, baka meron tayong ibang maisip dyan. Pero ang akin lang naman, baka pwede. Ma'am, no? So, ilagay natin yan siya sa articles. Okay. So, kung may idagdag tayo, idagdag nyo lang. And then, ipapakita ko man din sa inyo. Tanungin natin si President. Ah, oh, si President. Si acting kasi ako to kasi ganito po medyo nalilito lang po ako kasi ganito po yan attorney ano po ba kaya ang pagkakaiba ng media dun sa mga vlogger na baka sakali halimbawa sa media kasi ano ba kailangan ba nila ng permit para kasi yung mga media malaya po silang express yung gusto nila. Gusto nilang sabihin na hindi po sila nakakasuhan kasi nga, di ba? Media po sila. Authorized po sila. What if sa vloggers, ano po ba ang magiging, ano? Kagi na, inshallah, na ba siya rato, mito ba sa pagdaw na sulod ko niya, si Cap Jonas, sa magkakaroon po tayo ng office, the same time, yun na rin po yung meeting place po natin, at doon na rin po yung station na sinasabi ni Cap Jonas na kung sakali, may mga potential dito na gusto maging DJ, gusto maging broadcaster. So, meron tayong office. So, at least pagka-pag-express po kami ng salubin po namin na gusto namin ibalita na hindi naman po kami makasuhan dahil, di ba, baka kailangan po ng license. Ano po ba ang pagkakaiba ng media pati vloggers? Sir, yung media kasi sir, meron silang company. So, legal yung operation nila. So, pag magkakaroon na tayo ng license, legal na rin tayo. Awesome. So, non-stop tayo, non-stop, non-profit. Pero pwede pa rin mag-operate. Magkakaroon din tayo ng secondary license, if ever. Ah, opo. If I'm not mistaken, ma'am, naipariwanag niyo po that time nung nasa meeting tayo, na magkaroon talaga ng istasyon, ganun ba? Office, ganun? Parang tungto ko po yun. Kasama dun sa ano ho, sa set, ma'am. Opo. Ilagay na natin dito sa articles. So, lahat ng gusto ninyo. Ah, okay. Thank you, ma'am. Ulala. Si Press pa. Baka may idea si Vice President. Excuse me. Okay, sir. Likewise, alaikum salam. Mama, ano nga o yung tanong? Yung tanong kanila na pwede idagdag. Yun. Opo, may dagdag ka, sir. May dagdag ka. Sa purpose ng organization. Sa akin kasi, ewan lang sa ibang vlogger kasi yung ang magsasaka kasi, dapat kailangan din yan hindi mayuhan. Doon sa purpose, kung sakali may kailangan kami para sa mga magsasaka, hindi lang sa amin kasi konti lang kami. Pero sa ibang magsasaka, syempre maraming magsasaka na humihingi ng tulong kasi hindi naman sa ano, nakikilala rin tayo. Tapos maraming lumalapit, nagtitext na tulungan mo kami ng ganito. Yun lang ang sa akin, ewan lang sa ibang vlogger. Pero yun, yung para sa mga magsasaka, may maanuhan kami na mahingi ng tulong para maisali itong ano, para sa magsasaka.